Maayong hapon mga palangga! Welcome back to my YouTube channel. So, for this vlog, I just want to share it with you guys na dumating na po yung parcel ko na galing from DFS Manila, which is nakalaki po dito sa loob yung passport ko. Dito ko po malalaman if approved or denied po, kasi yung embassy hindi sila magsasabi sa'yo right after the interview. Hindi sila magsasabi na approve ba or deny ba. So, surprise to guys, surprise. So, sabayan nyo ako guys. Buksan natin at titingnan natin kung ano yung result. My first time mag-apply ng visa, first time mag-travel, so lahat guys, first time. So yung kaba ko, as in, yung, pero tiwala lang kay Lord, siya na yung nakakaalam kung para sa atin talaga ito, para sa atin ito. At ng bagay, merong purpose kung bakit may namang nangyayari na inaasahan. So, Lord, kahit ito yung pamasko niyo sa akin, please po Lord, please, kahit dito kinakabahan ako guys. Pero, huwag na natin patagalin, buksan na natin guys. So, ito na siya. So, dandahan lang magbukas guys ha. So, ito guys. At sa loob nito, merong naka-red. You can see. Naka-red din siya. Yan. Yung nakalagay is VFS Global. So, kung ano yung laman. Also, eto guys, kita nyo, meron siyang bond paper. Ganito. Tapos, eto yung passport ko. So, later ko na to basahin guys. Mauna na tayo dito. Kasi, kinakabahan talaga ako dito na kasalalay. Ang lahat ng effort ko guys, nawa hindi masayang. Lahat na malaki-laki na nagasto sa pag-process, pagod, buyat, lahat-lahat na investment andito na guys. So, huwag na natin patagalin guys ha. Lord. Ikaw nang bahala Lord. So, ano man yung nakalabasan. Pag-approve, Lord, thank you, pero pag-denied, susubok ulit, Lord, pero sa iyo na po nakasalalay ulit, Lord. So, guys, tingnan natin, ito yung first page. Sabay natin titingnan. Isa. Dalawa. Wow! Ito na yun, guys! Ito na! Lord, thank you, Lord. Ito guys, so meaning, kasi nakalagay ito sa passport ko, so approve yung visa ko guys, tingnan niyo po ako. Oh my God, Lord, thank you so much, thank you, you're the best, thank you, Lord. So ito guys, nakikita niyo, ito yung visa, inapplyan ko, so this is the first time pa lang po, nang meron ganito, as you can see po sa passport ko, sobrang linis ko. Never pa kasi nakatry na mag-travel abroad. So, this is my first time na mag-apply for visa. Sa awa po ng Diyos, diretso-diretso, at ito na nga po ngayon. Hawak ko na. So, see you soon sa lugar na pupuntahan ko. Thank you, Lord. Yung nagbang guys, kanina, so you can see meron doon paper dito. Nung kinuha ko yung passport, ito po yung information from the place, authorities. Nakalagay dito yung validity of the visa. Ito po yung kung ilang kung days or months yung pag-apply nyo. Na makikita nyo mismo sa visa pag 9 days or just few days lang po. Dito po mag-a-appear. Tapos, yung financial means, ito po yung nasa bank account nyo na amount. Na kung 3 months po kayo mag-stay, dapat within 3 months po,
yun po yung laman ng bank account nyo na kayang i-shoulder lahat po ng expenses. Just in case po may mangyari, hindi natin inaasahan, secure po kayo na anytime, pwede pa yung bumalik sa lugar kung saan po kayo nanggaling. Kasi po nga, meron kayong enough money na dala-dala. So, yung sales of a first day in misuse of visa, for example, 30 days yung apply nyo, tapos sumobra kayo. So, possible na i-expel kayo sa lugar or ma-ban kayo. It takes time pa para makare-apply kayo. At panigurado ako na marami namang requirements ang kailangan yung i-process kasi nga yun, nag-overstay na kayo, parang bad record na kayo sa lugar na iyan. So, meron naman exceptional kapag sumubra ka sa lugar na iyan, as long as may proof ka, like nanganak ka sa time na dapat exit ka na sa country na. Pero depende naman po sa pag-uusap nyo between you and the embassy or English. And then, next po is nakalagay, as soon as you receive your short stay visa, make sure that all the information it contains is correct, like your passport number na naka-indicate sa visa sticker, make sure that the number are the same doon mismo sa passport mo. Tapos, you applied for your visa for a specific period of year, ticket corresponds with the entry and exit dates indicated on the visa sticker. Example, nakalagay is December 2. Nakalagay sa visa mo at yung exit mo is March 30. Dapat, yun din po yung makikita sa ticket mo na magkatugma po. Check that number of entries you applied for. So, dito nakalagay kung ilang country yung pupuntahan mo. Isa, dalawa, tatlo. Dapat naka-indicate po dito. Tapos, check that your name is spelled correctly. Dito din sa visa, nakalagay yung complete name mo si Baba Miss. Pero sa center po lahat. Dito sa center, yung lugar na pupuntahan mo, yung date arrival at departure, at kung saan mo kinuha itong visa, tapos yung complete name mo, yung photos mo dito, tapos yung date, kung kailan in-approve yung visa, kung ilang days or months ang pag-stay mo doon. Tapos may mga code na siya. Tapos dito, nakalagay kung anong embassy. Nakatatak siya. And then, kung sakali man pong may nakita kayong mali sa lahat po ng sinabi ko, may error, dapat po sabihin nyo agad doon sa embassy para po mag-agad ng action at hindi po kayo magka-problema sa huli. Kasi pag nagkamali na at kung alis na kayo, baka ma-hold kayo sa lugar doon, mag-requestro yun at magkaka-problema pa kayo doon. Or there's a possible case na hindi kayo makakaalis. There's also instructions about how to read the visa sticker. Photo mo at yung lugar kung saan ka pupunta, nickname, at ilang days or month yung pag-stay mo doon, ilang entry at kung kailan na-approve yung visa mo. Ito yung laman ng visa, guys. At merong controls at the border. So, sa lugar na pupuntahan mo, guys, hindi siya katulad ng Philippines na pag nandito ka sa Bacolod, pinteha ka Manila or kahit saan. Doon sa ibang bansa, guys, merong place na kahit na nga dadaan ka lang sa tulay, pag lumampas ka na ng tulay, ibang lugar na yan. So, you're not allowed to enter. So, make sure na alam mo yung lugar kung saan na valid lang yung visa na inaplayan mo para hindi ka madideport. Yung mga controls at the border, guys, kayo nang bahala magtanong-tanong doon sa lugar or sa partner nyo kung ano may yung mga place na pwede nyo lang puntahan para po avoid po tayo maban sa kanilang lugar. Guys, salamat sa time nyo. Nawa po'y may natutunan din po kayo sa vlog na ito. Sa lahat po na hindi nakasubscribe, please click the notification bell below. Pakisubscribe naman po. Comment, like, and share. At sa lahat po ng mga questions, feel free to ask questions po in the comment section. At saan nyo po na sasagutin ko. Maraming salamat po sa lahat. Magandang buhay!